Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James. At ngayong araw na ito, meron akong isang kwentong ibabahagi sa inyo. Pero syempre, bago natin simulan ang ating kwentuhan, ako ay magtatanong muna sa inyo. Handa na ba kayo? Abay, magaling kong ganun. Ang tanong ko sa inyo mga bata, kayo ba ay nakakita na ng mga puno? Aba, syempre, ang karamihan dito ay nakakita na ng mga puno. Ang iba nga dito, nakakita na ng punong maliit, meron din naman punong malaki, at punong namumunga ng marami. O, di ba? Pero isa pang tanong ko mga bata, saan kaya kadalasang itinatanim ang mga puno? Aba, saktong-sakto, may kinalaman niya sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay niyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Mga Puno. Ito ay kwento ni Sheda Basarat, Midhat Kasim at guwit ni Maria Rias. At atid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Maliliit na mga puno. Malalaking mga puno. Namumungang mga puno. Namumulaklak na mga puno. Ang mga puno ay ating tahanan. Ang mga kentiba ay tumutubo sa mga puno. Halika, magtanim tayo ng mga puno. Mga puno, tingnan natin sila. Alagaan natin sila. Maging masaya tayo sa kanila. At pasalamatan natin sila. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. At syempre, tandaan din natin ha, na dapat ugaliin natin ang pagtatanim ng mga puno kahit na tayo ay mga bata pa lamang. At syempre, ito rin ay dapat nating inaalagaan. Nang sa ganun, ay mapakinabangan natin ang ating magandang kapaligiran. Oh, siya. Hanggang dito na lang ha. Muli, ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. O paano, hanggang sa muling kwentuhan, paalam!